video. Ito yung aming first step. Ito yung unang paghahanda dahil nakita niyo naman, ako yung may passport na and si Gab and Daddy Paul is wala pang passport. So next month na magaganap ang ating. So kailangan na nilang mag-asikaso ng passport. So ito yung araw na nakatakda. Ito yung araw na nakaskad sila para magpa-picture sa passport. And ito yung outfit ng baby natin. Hi! Hi! Sumit mo naman. Hi! Hello! Sabi mo good morning! Sabi mo good morning! Ano? Thank you! Bakit thank you? Excited na ikaw magka-passport? Smile ka sa camera ha? Paling smile, pipicture na si Gab. Smile! Maayos! Smile! Ay! Pogi! Bawal sa passport yan, be! Hindi, pwede yung ganyang pose. So, parehas na ni Daddy Paul na nakapolo. And kami, nag-aasikaso na kami kasi syempre, eto guys, hindi ko din alam kung sino yung mga kasama namin. May mga bayot na gustong sumama, i-join naman namin. Kasi, sabi ko naman sa vlog nyo na itong pag is as family talaga. So, kung ba't sumama ng mga ibayot, wala namang problema. At least, mas masaya pag marami, diba? And syempre, medyo kabado din ako mag-travel mag-isa. Especially first time namin mag-out of the country ng tatlo. Syempre, diba, nung pumunta naman kami sa mga bansa na pintaan namin, is kasama ko sila Jessica. So, merong idea, meron tayong guide kasi nandun si Kevin. Pero this time kasi, syempre, first time namin pumunta ng ibang bansa, hindi naman namin alam kung basta, medyo kinakabahan ako. Anyway, kung magtatanong kayo about sa mga requirements kung paano kumuha ng passport pag sa baby. So, yung kay Gab, ang requirements na hiningi sa akin is yung PSA ko, tapos PSA lang ni Gab mismo. So, hindi na kailangan ng PSA ng biological father niya. So, kung sino yung kasama, yun lang yung hiningi yan ng PSA. And si Daddy Paul, kailangan ng valid ID. So, may ang valid ID niya is, ano valid ID mo ba? National ID, pati pag-ibig ID. So, tingnan natin kung ano yung matatanggap doon. Kasi, yung national ID, di ba, pang lahat na din naman siya. And, medyo stress lang dito sa bansa natin. Kasi, kukuha ka nga ng valid ID, tapos hahanapan ka ng valid ID. So, medyo magulo. Anyway, i-update ko na lang kayo. Pero, don't expect na makapag-vlog kami doon sa loob. Kasi, bawal talaga mag-video doon sa loob ng Asyana. Anyway, i-update ko na lang kayo. Mamaya, babay ka na. Salita ikaw, flying kiss. Bye-bye. Sabi mo, I love you. Thank you. Thank you. Ako po si Gab Gab. What's your name? What's your name? Anong pangalan mo? Rock. The Rock? Oh, what? Ano mo na pangalan mo? Gab Gab. Gab Gab. Gabriel? Bulol na. Gabriel? Sabi mo, Gabriel? Sungit-sungit siya. Anyway, nakalimutan ko pala. Pag nagpa-schedule kayo, kasi kami nakasket, pero pag may baby ka, pwede ka na pala mag-walk-in doon. So, ang gagawin namin ngayon is parehas talaga silang nakaschedule. Ito talaga yung date na nakaschedule sila. Tapos, nasa priority lane kami kasi nga may baby. So, silang dalawa na lang naman yung mag-aasikaso. Si Daddy Paul may sarili siya kasi syempre adult na siya. So, ako yung kay Gab-Gab. Pero tignan natin kung masasama natin siya sa priority lane para mas mabilis yung proseso. And, once na nakapag-sched kayo at nakapag-bayad kayo through online, so, yung bayad po sa passport nila is, kano binayaran mo ba? 19. So, ang ano nila, ang passport nila is 950. So, ang processing nun is 12 days. 12 days ba? Oo, 12 days. Pero pag gusto mo naman ng, ano, ng mabilisan, meron silang 5 days after or 7 process, pero nasa 1 to yung bayad. So, at least, mabilis marirelease yung passport mo. And, once na nag-email na sa inyo yung DFA, may ipiprint kayo doon. Yung pangatlo, ay yung pangalawa hanggang pang-apat na page. So, andun yung parang details niya, tsaka yung receipt niyo na nagbayad talaga kayo. So, anyway, di nyo naman na kailangan magpa-Xerox, pero mas maganda kasi kung may dala na kayong Xerox copy talaga. Although, meron kasing Xerox machine doon, pero di ko na natanong kung magkano yung price, pero yung sa amin kasi is lahat naka-Xerox na para wala nang hassle. Pipila na lang talaga. Anyway, bye-bye! Mamaya na lang!
ayan, tapos na kami kumuha ng passport. So, na-picture na si Daddy Paul and si Gabgab. So, ang sasabihin ko lang sa inyo guys, kasi kanina nagkaroon kami ng problem sa passport ni Daddy Paul. So, ang valid ID na meron siya is yung national ID lang, hindi pwede yung mga pang secondary ones na kukuha kayo ng passport. So, binigyan kami ng option na kumuha ng PIL ID. So, makukuha niyo yung PIL ID guys, yun yung temporary national ID dati na pag wala pa mismo yung card niyo, yun yung binibigay nilang naka black and white. Tapos may parang may QR code. Ito yung sample niyan. So, nakakuha din naman kami, at least wala na tayong problemahin. At may passport na sila! Okay, so kanina, happy ako kasi ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi talaga pwedeng makapag-vlog sa loob. So kanina, medyo nahirapan kami magpa-picture kay Gab kasi si Gab, nagpapapicture siya pero nakangiti. So alam naman natin na bawal nakangiti sa passport, kaya pinipilit namin na close your mouth, gano'n. Pero nakita naman namin yung picture ni Gab, so pogi naman yung aming baby. And ngayon ko lang na nalaman na pag baby pala yung kumuha ng passport is 5 years lang siya. So, hindi pa po. Meron pa po kaming barbecue. Thank you po. So, meron pa kaming barbecue. Meron pa kong barbecue. So, good for 5 years yung passport ni Gab. And kami ni Daddy Paul is 10 years. So, i-renew na lang yung passport ni Gab pag 7 years old siya. And excited na kami. So, grind lang ng grind. At happy kaming i-share sa inyo yung ating journey sa unang paghahanda para sa amin out of the country. So, I know marami na din excited sa inyo na mag-travel kami na kasama si Gab. And dati, nung una, nung ako lang nag-travel, sabi niya isama ko si Paul. Nung sinasama ko naman na si Paul, sabi niya si Gab naman. So, ayan, huwag kayo mag-alala dahil tatlo na kami mag-out of the country. And, nakain muna kami. So, after neto, hindi ko pa alam kung ano yung mga next na ganap natin. Pero, ito yung itinerary namin for today's video. Kumuha ng passport nilang dalawa. So, happy na ako dahil nakakuha na kami. And, ang releasing po ng passport nila is July 8th. So, kayang-kaya. And, tignan natin kung ano pa yung magiging ganap namin. At, kung sino pa yung makakasama namin. So, abangan nyo na lang sa vlog ko or sa individual vlog ng mga bayot. So, kakain muna kami. Guys, tapos na kami sa aming itinerary and biglang nag-iaya yung ating kaibigan na magsanggip sa bahay nila. Pwede naman kami pumunta ng sanggip na lang, pero mas maganda kasi sa bahay dahil pwede kami makapag-drop name na pag-sigusa namin. Hindi, tapos walang limitation yung oras. So, dito kami ngayon sa SNR para bumili. And bumili tayo ng ham and cheese. Ayan. So, for only 189 pesos. And nalilito kami sa carne kung kanina yung bilhin namin. So, achievement. Nakakapag-SNR na tayo. Dati, dati nagtataon-taon pa tayo. So, pinagpipilian namin. May taba din naman siya, bebe. So, hindi naman siya pure meat talaga. Ano ba yan? Para sa pin? Hala! Para sa pin? Para sa pin? Feel ko carry na to. So, 570. Carry na yan. Tayo na lang magtimpa. So, maghahanap din kami ng kit. Wala po. Thank you, Kuya. Thank you. Baka feeling ko sa mga rep, huwag na kayo tumingin sa mga kit. Naghahanap na naman kayo. Feeling ko sa mga ganito, rep.
documents? Limang pilas. Totoo? Huwag na lang mag-kill-kill sa sangyo. Naghahanap lang kami ba? 1.4. Uy, baka lang kung nag-inigong. Ano? Alin? Alin? O, tara balik tayo. Baka doon may kimchi. Tama. Bigyan na yung marimito. Ano ka sa gift natin? Better than pizza. Kasi yung mamarinate ko one hour eh. Oh, alam, nakaganon tayo mamaya sa party. Titigan na. Wala yung pa-expired na dito. Pag pa-expired na dito, move eh. Uy, nakabili kami Starbucks yung kape. 50 na lang, dati 189. Pero expired na siya today, pero naubos ka na namin. Anyway, guys, ito lang binili namin kasi wala na kami iba pang bibili. Dapat ito lang talaga. So, nakita namin pa kayo bumili kami. So, babalik kami sa Pure Gold para na bumili. Saan? Nugget. Nugget. So, balikan ko kayo, ma'am. Guys, nandito na kami and ito na yung mga food natin. So, kami po yung tipo ng tao na nagsasambyup sa gitna ng bagyo. Sambyup po yun, di ba? Siyempre, masarap magsambyup, guys, then, pag umuulan. Mas may lagnat na. Ay, may upumula tayo. Ang chat na lang siya, Jesse, be, ilang temperature. So, ayun, guys, kasama natin si Kat, ang aming fresh na fresh na single baby. Uy! 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 Babalik ka ba? Uy! 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 Yun! Bakit may kakati vulgar na sa Facebook? Sabi ni Aya, ni Blower daw. Uy! So, kasama natin si Aya. Tapos si Kai. Mga follower ka ni. Ay, mo! Naka-viewer! Naka-subscribe pa naman siya sa'yo. Hindi pa panoodin sa TV! So, anyway, ngayon lang kasi kami nagkasama-sama dahil yung isa namin kaibigan galing din sa out of the galing sa Siargao, si Aya nag-i-school, si Kat, nagsiselfie. Parang, expose! Parang ikaw yung content pala eh! Parang sabi ko pang tuktong lang, bakit parang na-expose? Kasi gagawin niya rin bakit di mo masagot ang mga tanong ka. Feeling ko next content mo Q&A para may tatong. Kasi mga tanong para sa akin pero yung sagot ko para sa kanya. Anyway, ayan guys. Alam nyo guys, meron naman talagang tag-199 na sanggyup, di ba? Yung JK sanggyup. Kaya lang, mas pinili lang namin to kasi alam namin na matagal na ulit to masusundan. Guys, ito yung totoo, pag lumalaki na kayo, kaya pag may mga kaibigan kayo, yung tunay na kaibigan ha, kasi kami magkakapit-bahay na kami, pero hindi pa rin talaga kami araw-araw nagkikita. Aww. Kailangan pa rin i-chat yung isa't isa kung, uy, kailan ka free? Kasi syempre, may kanya-kanya ng responsibilidad. May mga nag-aaral, may mga nag-work, diba? So may mga kanya-kanya na kami ginagawa sa buhay, kaya ayun, tina-treasure na lang namin kung ano yung mga ginagawa namin. Lalo na kung may free time kami. Tagapayo. So, si Ayan tsaka si Kayo nagluto, nag-marinate net ng aming spicy. Tapos, umorder na. I-chat mo na lang. I-chat nila. Ito yung Facebook nila. Pre-order. So, ito yung ginawa nila. Sila talaga lahat gumawa niyan, guys. Except nito. At ito kasi ginawa, ay binili lang namin sa SNR. Pero the rest, yung kimchi binili. Tapos, ito binili. Pero the rest, sila na yung gumawa niyan dalawa. And, grabe yung
dedication nila para matuloy lang neto for that. Okay. So anyway, enjoy lang namin to. And sana kayo guys, kung may mga ganito kayong klaseng kaibigan, i-treasure nila. Kasi sa panahon ngayon, sobrang hirap makahanap ng true friends. Yung kaibigan na hindi ka mag-uusapan pag hindi ka kasama. Yung kaibigan na binabackstab ka. Yung kaibigan na pinaplastic ka. Sobrang dali makakita ng mga ganyang klaseng kaibigan sa yun. May pera ka lang, magkakaroon ka na ulit ng... Minsan na. Pero nakakating pa rin sa ano, hindi na painless. May painless pa na. Tsaka may anesthesia, hindi ganun ka lang. Pero at least, at least, ano, di ba, masaya yung may ganun kang klaseng kaibigan na nakatiwalaan mo, na panatag ka. Hindi ka mag-overthink na pag wala kayo kayong pinag-uusapan. Anyway, nakain muna kami and babalikan ko na lang kayo. Ayan guys, nakain na kami. Support daw. Oo. Yung pork, hindi yan sakto lang. Oh, sakto lang! Oh no, bawal nag-draft name. Mahinang mag-edit. Hindi ka mag-draft name. Bawal pala. Paano yan? Huwag ka na mag-draft. Hindi na mag-draft. Kasi nga. Kasi kanin. So guys, ang sarap ng pagkain namin. Sakto-sakto. Uy, nahulog gago. Alin? Kinahangin. Ay na. Kailang mo. Kailang mo kanin. Kaya mo lang siya hanginin naman. Uy, nagiging spaghetti na yung pasta natin. Kulang lang yung sa tubig, guys. Ang sarap. So, guys, ano pang inaantay nyo? Mag-marinate ka din kayo. Para makakain na din kayo ng sandwich. Ibihim niya para sa recipe. Oo. Pero, ito ka nag-sandwich. Ito, maanghang. Kulang. Ay, nangulong. Marami kayong tapating. Huwag kang mag-alala. 100 yung binili. Pero late na. Late game? Hindi naman sakto lang. Sabagay, bigyan niya pa niya tayong mas... Ano yun ito? Andiyan ka. Ay, bulgogi naman. Bulgogi. Ito, bulgogi. Ayun na. Oh, may kalit pa tayo, ha? Kaya na tatay ba? Ano? Wala, hindi na kami magdi-dinner. Ito na yung dinner namin. Oo, kaya na nilang na oras. Sabagay, sabi niyo kasi kanina hapon, tignan niyo. Kahit mga muntik pa mag 10 p.m. to. Dito pa kanin, guys. Ano oras na ba? Cut, kanin, cut. Yan, laki nga niya. Pag humihin na. Humihin na ba talaga dahil sa akin? Hindi. Hindi ko lang. Hindi ko baka humihin na siya. So, guys, talagaan ko yung gantong sang, ano, sang hiupan sa yellow basket. Sa yellow basket. Oh, at least, masaya. Self-service. Unlimited lahat, diba? Piliin. Kaya lang pipiliin mo. Piliin mo lang. Ay, may isa dito. May isa dito, hindi pinili. Masarap. May kilala ko, may pinapili. May isa may naalala ko, may pinapili. Masa ko siya. May isa dito. At sabi mo, mahirap mag-edit. Ay, hindi ka naman nila. Tawala ako, naalala ko lang yun. Basta kasi yun. Ewan ko ba, kung sino ba naman. Sagasaan. Taga saan? Ewan ko, masarap yung gantong banding talaga. Uy, hindi na ano oh! Hindi masarap, walang name drop. Mamaya, wait lang kayo, pabay lang natin ng konti tapos akin. O, diba? Saan na ito oh? Saan mo natin ang parang siya ng tubig? Oo, kayo ba ano? Kasi hindi na ganyan magiging lasa niya. Masama na parang? O, diba? Ay, wait, wait. Ang galing ito, ang kita mo ng ganito. Naku, hindi, ngunit ka kapag ganito. Ayun, mama mo nilalabas lang pag na-event. Hoy, kami kayo sa ganun. Sabi ko nga, mag-pay. Ang kapag ipa-plato sa inyo, yung ano ha, yung white na parang sa teacup. Yung babasagin sa baba? Yung babasagin sa baba. Yung lakas. Ay, di pag nabasagin, lagot tayo kay tita. Ako po naman pala. Pero ang gito, parang sa may sagyo pa. Nagayang po, hindi, yung ani. Huwag na lang iba natin, friends. Parang guni-guni na lang sila. Pero aming lang tayo maloko. Pero eh, tignan nyo guys, hindi pa kami kompleto partida. Kulang pa. Kulang pa to. Nakakain muna kami guys, bigyan na ka mag-season eh.
want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. So ayun mga Bex, nandito na kami ngayon sa bahay ng friend namin. Sobrang quick lang talaga na itong vlog na to. And ito lang talaga yung update. And kung magtatanong kayo kung bakit hindi ako nag-vlog ngayon, nag-vlog. So pinapahinga ko muna yung sarili natin kasi almost 6 months din tayo nag-everyday upload. Pero as much as possible, syempre hindi ko naman hinahayaan na 1 week talaga ako walang upload. So ito yung unang step para sa paghahanda sa aming out of the country. And naging successful naman siya dahil parehas na silang may passport. So iintay na lang tayo ng araw kasi pag malapit na, doon ko ulit i-vlog kung paano yung paghahanda namin, like yung aming preparation sa pag-iimpake, yung pagbibili ng mga outfit ni Gab. Kasi kami ni Daddy Paul, parehas na kaming meron. So si Gab na lang yung wala. Hindi naman sa wala, madami ding bagong damit talaga si Gab. Pero bibilan kasi namin talaga siya ng outfit na pang pinaka-main event. Uy! Pinaka-main anong punta namin sa country na yon. So yun yung gagawin namin. And etong June, medyo marami na tayong absent talaga sa pagbablog. Pero okay lang yan. At least kahit pa paano nakapagbawi-bawi tayo sa katawan natin at nakakatulog tayo ng maayos. Pero pagdating po ng July, back to everyday upload tayo. Dahil ayusin naman natin yung bahay namin. So marami naman nagko-comment yun na panay ako gala. So antayin nyo lang mga amigos. Kasi after nun is mag-ayos tayo ng bahay. And then etong month na to is matatapos siya sa mga vlog na back to lifestyle vlog kasi wala pa rin naman kaming mga alis, wala pa rin naman kaming mga travel, pero okay lang din kasi syempre parang ito yung month na pahinga namin. So meron kaming 1 month na magpapahinga and waiting na lang din kami sa Jasmine na umuwi. So excited na ulit kaming makita and syempre magsama-sama. So excited na kami sa mga travel namin together dahil alam niyo naman yan mga mi, bago pa sila mag-US, bago pa sila mag-America is marami kaming pending na gala. So hindi lang siya natuloy dahil syempre naka-schedule na yung mga bansang pupuntahan nila BNT Jessica. Pero anyway, pag-uwi nila, back to the travel vlog na ulit kami. And ako naman i-update ko pa rin kayo sa aming lifestyle kung ano yung ganap. Lalo na't marami talagang nakakamiss kay Gab. So I know na mabibitin kayo dito sa ating vlog. And syempre, babawi ako sa inyo. And sa dulo ng vlog na to, yun na yung magiging outro ko. And sobrang thankful talaga ako kay Dr. Rochelle para sa pagpapaayos ng ating ngipin. Dahil yes, 4 years niya na tayong inaayusan ng ngipin. 4 years niya na akong inaalagaan. And hindi talaga siya nagsasawa na ayusin talaga yung ngipin natin. So, kayo mga bets, kung best nyo magpa-brace, magpa-denture, meron. Pinakasikat na denture ni Doc is yung flexible denture. Kung saan yun yung dati kong ginagamit na hindi talaga halata. And
kung takot kayo sa mga bunot-bunot, pwedeng-pwede din kayo kay Doc kasi once na nagbunot siya, hindi niyo talaga mararamdaman. So makikita niyo naman 'yan sa vlog ko. Dahil na-share ko 'yan, dahil hindi lang naman ako yung inaalagaan niya kundi si Daddy Paul din. And thank you so much, Doktora, and sana marami pa tayong customer na mapapunta sa inyo. And happy ako sa mga nag-i-inquire ng mga friends ko na supportado din talaga ako sa aking journey. Anyway, hanggang dito lang tong ating vlog, sobrang ikli lang, and I hope na nag-enjoy kayo. I mean, nabigyan ko kayo ng ideas, ng information about sa mga taong kukuha dyan ng passport. So, medyo mahirap talaga pag wala kang primary ID dahil ang tinatanggap lang sa passport is primary ID. So, madali lang yan. And sa mga may baby naman dyan, tapos hiwalay kayo na parents, ang kailangan nyo lang is PSA ni baby, pati yung PSA mismo ng mother and valid ID ni mother. Yun lang. And magkita-kita tayo sa ating next vlog. Kaya naman dito ko na tinatapos ang ating video. Don't forget to like and share this video and mag-subscribe na kayo sa akong channel. Bebang Rica Mana. So, magkita-kita tayo sa ating next video. Bye! 3,500 pesos down payment. Pwede ka na magpa-brace! Hi mga Bex! Ayan, for today's video, samahan nyo akong pumunta dito sa The Dental Center Manila upang magpakabit tayo ng brace for only 3,500 pesos. Yes! 3,500 lang ang ating down payment. So, ayan, ngipin check. Ayan, so alaga na ako ni Dr. Rochelle for almost 4 years. Dito sa The Dental Center Manila, aalagaan ka talaga nila at papanatilihin nilang maganda ang iyong smile. So, kung nakikita nyo dito sa video, kinakabitan na tayo ni Ate Melody ng PPE para naman masalang na tayo ni Doc sa kanyang mahiwagang chair. PPE check! Bongga na! So, ayan, ang dami ko ng chinika sa inyo pero hindi ko pa nasasabi sa inyo ang inclusion sa ating braces. So, once na nagpa-brace ka dito sa The Dental Center Manila, meron kang libreng panoramic x-ray, cleaning, bunot, pasta, ortho-kit, and meron ka ng libreng consultation. Kaya ano pang hinihintay nyo mga Bex, sumugod na din kayo sa The Dental Center Manila habang ako ay hinahanda na para sa pagkakabit ng brace. So ayan, makikita nyo sa ating video na kinakabitan na tayo ng bracket ni Doc at dito nyo mararamdaman na sobrang gaan talaga ng kamay ni Doc. O pakak, sino ka dyan ate girl? Ayan! Tapos na tayo lagyan ng bracket ni Doc. And syempre, after tayo lagyan ng bracket, is lalagyan niya tayo ng rubber para naman makita na ang kagandahan ng ating brace at ang napili nating color for today's video ay color pink! O diba? Perfect! Perfect ang magic hand ni Doc kung saan makikita nyo napakabilis niya magkabit ng bracket at rubber sa ating ngipin. Halang bilis! O ba't ka mumuso dyan ate girl? Ayan! Tapos na tayong kabitan ng brace dito sa The Dental Center Manila. So perfect na ang ating smile. So thank you so much Dr. Rochelle. Kaya naman mga Bex, ano pang inaantay nyo? Sumugod na kayo sa The Dental Center Manila! So mga Bex, sa ating next clip ay makikita nyo ang mga pruwebang dating pangit ng ngipin, ngayon ay napakaganda na dahil nagpaalaga sila sa The Dental Center Manila. Kaya't ano pang hinihintay nyo mga Bex? Tara na! Sugod na tayo sa The Dental Center Manila! Trouble you find no matter where you go, oh, I-